Lalo na nga pong gumugulo ang investigasyon sa Filon shooting incident. Sari-saring teorya, spekulasyon, pati na rin intriga ang lumalabas. Kung hindi lang sana pinakialaman ang crime scene at kung sinunod ang tamang proseso, madaling masosolvang kaso. Nakatutok pa rin sa istoryang ito si Andrea Bautista. Pahinggan natin ang kanyang report. Ito na. Sabi nga sa programang Soko ng ABS-CBN, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ang problema, malinis na ang crime scene nang dumating ang Soko sa bahay ni Filon. Kaya kami nahihirapan. Yun ang problema natin ngayon na hinaharap. Kung dinat na namin yon na fresh, walang ginalaw, baka nun pa lang makapag-conclude na kami kung suicide o parricide doon. Ang problema lang, nagkaroon ng corruption. Ang paglilinis ng crime scene ang masasabing ugat kung bakit nagkakagulo ngayon ang mga pulis, ang pamilya ng biktima, pati na rin ang media. Dagdag pa ang mga politikong nakikisabay sa issue. Pero kung pumalpak ang mga kasambahay ni Filon nang naglinis ng banyo, sumabit din daw ang mga taga-Soko. Kung talagang professional ka, alam mo, kahit presidente pa yan, hindi mo siya papapasukin sa loob. Kasi crime scene to. Nakokontaminate. Nagtataka din si Dr. Raquel Fortun kung bakit umasa ang Soko sa paraffin test. Matagal na daw itong hindi ginagamit sa ibang bansa. Konting pagpag lang daw, mawawala na ang gunpowder burns. In other countries, gumagamit sila ng powerful microscope, a scanning electron microscope. It magnifies particles. Ang hinahanap mo dyan, yung gunshot residue nga eh. Pwede mong makita yan eh. Pwede sanang kuna ng fingerprint ang baril, pero pinagpasapasahan na ito ng driver ni Filon at ni Filon bago mapunta sa kamay ng Soko. Dahil kontaminado na ang crime scene, umasa na lang ang mga investigador sa statement ng mga nasa bahay. Pero pinagbawalan daw ni Filon silang magbigay ng statement. Kaya paliwanag ng QCPD, hindi daw sila masisisi kung minadali ang pag-iimbita sa mga suspect. Kasi nag-consent na sila. So sabi ko, you put that in writing na lang. After that, nang nakita namin si Pamela, I talked to her. That was the one. Ay bigla na lang because he interpreted it in a different way. Depends sa pani Superintendent Mabanag, lahat ng ginawa nila according to the book. Pero sagot ni Dr. Fortun, makaluma ng sistema ang sinusunod nila. Ang problema daw sa mga pulis sa atin, basta makaaresto, bahala na ang kaso. Nakikita ko na ang gulo-gulo nung investigasyon. And kakulangan niya ng sistema eh. At professionalism. Minsan nga, ang mindset ng mga investigador locally is mag-identify muna sila ng suspect. Pagkatapos, tsaka sila gagawa ng kaso. Kumbinsido ang mga kaibigan at pamilya ni Trina Etong na isang suicide ang nangyari. Pero hindi pa rin kumbinsido ang pulis sa mga kulang-kulang na material evidence na hawak nila. At hindi rin naman sila kumbinsido sa mga naging statement ni na Filon at mga kasamahan nito sa bahay. Nirelieve ang mga pulis na umaresto sa mga kasamahan ni Filon. Pero kasabay nito, pinagsubpina rin ang broadcaster kaugnay ang kasong obstruction of justice. Naglabas na ng subpina ang korte para kay Ted Filon dahil sa obstruction of justice. Pero hindi pa siya aresto yun sa ngayon dahil binibigyan pa siya ng sapat na panahon para makasama ang kanyang nangungulilang pamilya at namamahingang asawa. Andrea Bautista, The Evening News.